One day, the heavenly beings, in yung divine assembly, heavenly beings, sons of God, present themselves before the Lord, kasama si Satan among them. So, si Satan dito, hindi yung enemy of God. Session number 49, the book of Job, part 1. Kasi i-envision rin natin na there are more than one or more than two sessions itong engagement natin sa libro ni Job, the most wonderful poem of any age and language, our first oldest statement of the never-ending problem of man's destiny and God's way with him here in this earth. There is nothing written in the Bible or out of it of equal literary merit. Can you imagine? Huh? The most wonderful poem, and nothing written in the Bible or outside the Bible of equal literary merit. Kikita ninyo na ibang klase itong libro ni Job. Or si Father Luis Alonso Schokel, Jesuit, may rest in peace, excellent scholar, Old Testament. Sabi niya, the book of Job is the crowning point, no, of the history of world literature. No? The crowning point ng kasaysayan ng literatura sa buong mundo. So, halos pareho sila ng observation ni Thomas Carlyle, no, talagang believe na believe sila sa klase ng literatura na ito. And to think this is an ancient literature. Ito bago pa dumating sina, siyempre malayo pa sina Shakespeare, tsaka mga famous poet that came later. Pero let's review yung mga nakuha na natin. Number one, tapos na tayo dito, no? Book of Proverbs. Okay. Now, Book of Job, then tatlo pa later on, Kohelet or Ecclesiastes, Sirach or Ecclesiasticus, Wisdom or Book of Wisdom or Wisdom of Solomon. So, yun yung Wisdom Pentateuch natin. So, do not forget yung category na ito, 5 Wisdom Books, 5 yun. Proverbs, Job, Kohelet, Sirach, Wisdom of Solomon. Ito yung course natin. Punta tayo sa point number one dito, yung two literary styles in the book of Job. Sa libro ni Job, merong dalawang uri ng panitikan or anyong pampanitikan, two estilo ng pagsulat. Yung isang parte ay yung prose. No? Tinignan sa dictionary ang prose, tuluyan. Sabi niya, akala ko sa laysay. No? Pero prose, yung parang nagkukwento. Tuloy-tuloy lang ang kwento, parang ganyan. Poetry, ibang klase. Ang poetry, mga tula. No? Mas mahirap yun. Kailangan eksperto ko na sa lengguwahe, hindi katulad ko lima, salita ko ng salita, paliwanag paliwanag, prose yun. O nagkakwento ako, prose. Pero yung poetry, ibang klase. No? Ibang klase ito, mga tula. Ito yung dalawang matatagpuan mo na estilo in the book of Job. So yun palang, believe ka na. Kasi yung nakita natin in the past, puro mga kwento, narrative. Pagdating natin ng mga prophets, poetry. Kukunti yung nagko-combine yung dalawa na prose and poetry. Okay. So, yun yung point number one na alalahanin natin. So, let's go to the prose o yung tuluyan. Yung prose, mababasa mo sa first two chapters ng libro. No? O ang tawag din dyan ay prologue, meaning introduction. Prologue, foreword, kumbaga sa English, panimula. First two chapters, they are written in prose. No? Isulat sa panitikang tuluyan. And in the epilogue,
yung pinaka last part, no? Chapter 42, 7 to 17, so 42 chapters all in all. Yung una at saka huli, no, ay naisulat sa prose. Yung nasa gitna, yun yung poetry. Beautiful, no? Parang na-enclosed, na-embraced ng prose yung poetry. But note, sabi ko dito, note. Important note, no? The character of Job dito sa prose ay character, ha? Yung kanyang attitude, yung pagkatao niya, no? Yung kanyang asal ay very pious. Si Job dito, talang. Ano siya? Humble and taong ipinagkatiwala lahat sa gitna ng kanyang paghihirap sa Panginoon. So, yung ibig sabihin ng very pious. Okay. It's a prose, ha? Okay, it's a prose. Now, let's go to number three sa poetry naman. Point number three, yung poetry part, mga tula. Okay? And, nako, the middle and major part of the book. Nasa gitna. At major part. What do you mean by major part? 39 chapters. No? 39 chapters, o chapter 3 to 41, poetry na yon. Ang haba ng poetry na yan. No? And it consists of speeches, no? Mga talumpati, nino ni Job, at saka may tatlo pa siyang makakasama sa debate, a kind of a debate, no? Magde-debate sila, tatlong kaibigan. And towards the end, yung speeches of God, no? Yung talumpati din ng Diyos, mahaba din yun. Okay? Okay, so poetry in the form of speech, yung speeches, itong 39 chapters na nasa gitna. Note, yung attitude ni Job dito sa poetry, sa gitna, no, ay hindi na very pious. Nag-iba, iba ang mukha ni Job dito. Palaban. No? Palaban siya dito. Or in English, defiant. Mapanghamon. No? Matapang. Hinahamon niya ni sino? Pati Diyos. No? Hinahamon niya. So, talagang ibang klase. Kaya nga, sabi ko kanina, believe yung mga men and women of letters, expert ng literatura, sa sulat nito, nung kung sino man ang sumulat nitong libro na ito, dahil napakagaling na manunulat. No? Hindi lang siya narrator, but also an excellent poet. No? So, pinreset niya si Job na dalawa ang karakter, parang doble kara, sabihin na natin, doble kara. Yung unang parte, sa bandang huli, yung kara, yung face ni Job ay pious. No? Amen, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen, Lord. Salamat lahat. Yan. Amen, amen. Pero pagdating mo sa gitna, yung mas mahabang kapitulo, parte niya, ay si Job ay talagang laban, ganyan, no? So, palaban, defiant, mapanghamon. So, interesting. Na, kaya nga, sabi ni, kilala siguro ito ni Bing, si Virginia Woolf. No? She's an interesting figure. She's a 19th century British na novelista, na historiador, novelist. She became even more controversial dahil she took her life. No? She had problem with her mental condition. No?
was a bipolar. Kaya she drowned herself. Pero ang galing na nobelista, no? Sabi niya sa Job, no? Sa Book of Job, sabi niya, "I read the Book of Job last night. I don't think God comes out well in it," sabi niya. Binasa niya raw ang libro ni Job kagabi at ang Diyos, hindi siya magaling lumusot, hindi siya nakalusot doon. Kasi nga, talagang hindi niya maipaliwanag yung tinatanong ni Job, no? At yung mga kritisismo ni Job laban kay God, no? Palaban nga siya, defiant. Kaya nga, ang sabi ng ano, I don't, ang sabi ni Virginia Woolf, "I don't think God comes out well in it." Yan ang sabi niya. Okay. So, patalastas naman ngayon. Point number 4. Okay. The author of the Book of Job. Who authored the book? Well, karamihan nga ng libro ng lalo sa Lumang Tipan, talagang we do not know. So, anonymous. No? Hindi naman iniwan nilang kanilang signature. Hindi ginawa ni Job. No? Job is character doon sa kwento. No? What we can say is he was a Jewish sage. No? Pantas. Hudyo. Pantas. Singkaling ng kanyang very well educated siguro. Kasi talagang ang kanyang paggamit ng Hebrew language ay napakagaling, no? Napakalalim. No? Alam ko yung kasi ilang taong ko siyang pinag-aralan dahil ito nga yung doctoral dissertation ko na pinasend sa Ateneo de Manila University at Loyola School of Theology din, dalawang institution. Talagang malalim ang kanyang Ebreo, wikang Ebreo. So, talagang ibang klase na Hudyo ito na pantas. No? Talagang very well educated. And maybe, we can say maybe, kasi we are not really sure, but most experts will say, after na yung pinaka-tragic na moment, alam na natin ito, yung pinaka-tragic na pangyayari sa buhay ng sinaunang Israel. Alam na natin yan. Pinaliwanag ko yan, yung Babylonian exile. Ako kung tatanungin ako, ha, pagtanda ko, tatanungin, halimbawa, sana abot ako ng age na katulad ng mga ano natin, na we just buried, had a funeral mass, yung 97 years old, na dito sa Sacred Heart, na isang parishioner. Pagtanungin ako, ano ang pinaka-tragic sa kasaysayan ng Pilipinas na habang ako'y buhay? Pandemic, di ba? Pandemic period. Kasi talagang binalibaliktad niya tayo itong pandemya na ito. So, okay, Babylonian exile. After that, yun yung theory na around, diniscuss natin yung mga prophets after the exile. If you remember, after 539 BC, prophets after the exile. Note, no? Job could be just a literary figure, not a historical person. Hindi katulad din na Abraham, ni na Solomon, ni na David, ni na Isaías, yung lahat ng mga figures na encounter natin. Huwag lang si Jonah, kasi si Jonah, ganun din yun ang tingin. Literary figure siya, more than a historical person na may talagang naipanganak na Jonah, na Jonas. Ang ganun din ang Book of Job, no? Ang questionable kung meron ba talagang naipanganak na Job o Saint Job. Sabi ng mga karamihan sa mga expert, it's a literary
figure. No? Job is a literary character more than a historical person. Kung gusto niyo maging historical person, why not? It's your take. Pero yun ang sinasabi ng majority of scholars. Okay. Now, number five, no? Yung point number five, yung prose naman, no? The story of Job in the prologue. Ito na, medyo daanan natin itong chapters 1 to 2, yung prologue na prose. So, ito yung main point natin ngayong gabi. The story of Job in the prologue, prose chapters 1 to 2. So, most of us, and I'm pretty sure of that, familiar tayo sa chapters 1 and 2. Most of us. At unfortunately, hanggang doon lang yung ang alam natin kay Job. Hindi natin tumutuloy doon sa major part na parang nasarapan na tayo sa entree. Sa ano bang entree? Sa appetizer. Di ba may ganyan? Appetizer pa lang, busog ka na. Oh, minsan nangyari sa akin yan, sa kasalan. Kala ko, yun na yung kwan eh. Pagkain eh, gutom na gutom ako, kain ako ng yun pala, appetizer pa pala yun. Meron bang haba-haba pa pala na dami pa lang handa nila. Wala na, busog na ako. So, parang ganun eh. Appetizer pa lang, busog na tayo. Ayaw natin umabante doon sa main course, which is chapters 3 onwards until chapter 41. No? And then, para bang nagbasa tayo ng 1 and 2, linaktawan natin, punta sa chapter 42. We ignore already. Pero yung middle part niya, we will deal with that next time. Pero let's go quickly sa chapters 1 and 2. So, yung first part, i-divide natin into different eksena. So, scene number 1, Job is introduced as a perfect person. So I will read. There was once a man in the land of Uz, pati yung lugar, we do not know, where is that? In the Wizard of Oz, parang ganon, whose name was Job. That man was blameless. That's why, that's the word for perfect. No? Blameless, walang bahid na kamalian, no? Perfect. No? Blameless, upright, no? who feared God and turned away from evil. So, talagang nandun lahat ng pwede mong sabihin sa isang matino at mabuting tao. Talagang mabuting tao ito. At so, yung kung mabuting tao ka sa Biblia, diba, di ba, biyayaan ka. Nang ano? Well, children and wealth. So, di-describe ngayon yung kanyang children and wealth. 7 sons and 3 daughters. 7 sons, ha? Perfect number 7. Plus 3, 10 children. Perfect number, 10. Then, 7,000. Nandiyan na naman yung perfect number 7. 3,000 camels. So, 7 plus 3. So, all yung mga ano niya ay perfect numbers. 500 yoke, 500 donkeys, very many servants. So that this man was the greatest, meaning richest, or most honorable of all the people of the East. Hindi lang siya sa bayan niya, hindi lang siya sa barangay niya, hindi lang siya sa baryo niya. Of all the people of the East, the ancient Near East. Alam natin yung ancient Near East. Eh. So, a bit of exaggeration ng author, ng poet. Pero the point is, this man is perfect. His sons used to go and hold feast in one another's houses in turn. Nagbabanding sila lagi kasi it's a perfect household. No? Pati mga anak hindi nag-aaway. No? Sila ay nagbabanding, nagsasaya. And i-invite nilang kanilang tatlong kapatid to enjoy the fruits of God's blessings. No? Eat and drink with them. At pagkatapos daw matapos yung fiesta, feast days, anong gagawin ni Job? He would sanctify them. No? Paano niyo ginagawa na pinapabanal niyang kanyang mga anak?
aakit siya. I mean, he rises early in the morning, no? And offer burnt offerings, no? According to the number of them all. So, at sasabihin niya, it may be that my children have sinned. No? Baka nagkasala ang aking mga anak and curse God in their hearts habang sa pagsasaya nila, na nakapagmura sila, nakapagbitaw sila ng pangit na salita, no? Sa kanilang kasiyahan, sa pagsisigaw nila na ganyan. So Job, being a man who fears God and blameless, anticipates that, no? Preventive sanctification, no? Sa offering. So mag-o-offer siya ng rises early in the morning. No? And he does that on a regular basis. No? Hindi lang once or twice. Every now and then, na nagsisiyahan ng mga anak, he prays in behalf of them. No? Grabe, ang pagkas, sabihin mo natin na payos itong tao na ito. Okay. Now, punta tayo sa langit. Kasi si Job nasa lupa, nasa mundo. Let's go to heaven. Yung narrator brings us now to the scene in heaven. May divine counsel. May konsehal ang Diyos, no? Hindi siya nag-iisa. Yun yung pagtingin ng mga sa ancient world, no? May kasama ang Diyos. Divine assembly. Kung may mayor, may makonsehal. So, yan. Meron siyang tagapayo. Divine assembly. And so dito, one day, the heavenly beings, in yung divine assembly, heavenly beings, sons of God, present themselves before the Lord, kasama si Satan among them. So si Satan dito, hindi yung enemy, arch enemy of God in the later part of the Bible and in the New Testament. Maging arch enemy na ng Diyos. No? Pero dito is a literary figure na yung role ng Satan na ito ay parang meron siyang opisina, at ang opisina niya ay siyang tumitingin sa motivation ng tao, no? Baka yung tao na yan ay matino lang, mabait lang, naniniwala lang sa Diyos, may fear of God lang siya dahil meron siyang hidden agenda. No? Meron siyang gustong makamit. No? Hidden motive. Masamang motibo niya. So, yan. Yun yung ni Satan. So, nandun sila at yung divine counsel kasama yung si Satan kasi may trabaho siya. No? Hindi pa ito yung kalaban ni Diyos na Satan. Ha? Do not make him. Kaya yung mga ibang Bible translation, small letter lang itong Satan, no? Small letter lang. Hindi capital letter, hindi siya proper name. Yung iba nga sasabihin, the Satan, mayroon pang the Satan, ang Satan, ang Satanas, para sasabihin na hindi ito yung figure ni Satanas. Okay, so, then, the Lord said to Satan, kinausap niya, "Where have you been? Where have you come from?" Eh, siyempre, sinabi ni Satan yung ginagawa niya, no? Nagpapatrolya siya, umiikot-ikot siya sa mundo, no? Tinitignan, yeah, trabaho niya ngayon, no? I'm doing my job, no? Ang trabaho niya, going up and down on it. Then, the Lord said to Satan, napansin mo ba ang aking servant na si Ho, no? Wala siyang kasintulad dito sa mundo, ha? Then inulit yung characterization of Job na blameless, perfect, no? The upright man who fears God and turns away from evil. Sabi niya, parang pinagyayabang pa ni God na meron siyang taong ganon, no? Sa mundo, no? Kaya parang he was trying to masaya niyang kinakwento kay Satanas, no? Kay Satan. Pero ang sabi ni Satan, ito na eh, trabaho niya yun eh. Trabaho niya. This is his role. No? Sa tingin mo ba, natatakot, may takot sa Diyos si Job
for nothing, sabi niya, na walang kadahilanan, no? For naught, na walang hidden agenda, sa tingin mo ba? Ganyan yan. Oh, sabi niya, ngayon, siyempre, ganyan ang attitude niya sa iyo dahil you have fence around, no? Binakuran mo siya ng mga bendisyon. Yeah? So, ngayon, tanggalin mo yon. Stretch out your hand and touch all that he has and he will curse you to your face, sabi na. Sa Biblia, pag sinabing touch, I mean, especially umagtipan, ibig sabihin punishment eh. Pag tinouch ka ni God, modern na yung touch me Lord, no? Modern yun eh. Pero sa, lalo sa Old Testament, pag sinabing the hand of God touches you, ibig sabihin yung delikado, no? So, then, anong sabi ni God? Okay, okay, very well, no? Very well, no? Talagang confident si God kay Jehovah. All that he has in your power, huwag mo lang siyang, do not stretch out your hand against him. Meaning, huwag mo naman siyang tudasin. Kasi pag natudas ka, di wala lang kwento, tapos na yung kwento. So, this is a literary writing. No? Pag pinatay mo ang bida, di wala lang susunod na series. Provinciano, di tapos na provinciano. So, kung namatay yung bida na provinsyano. So, Satan went out from the presence of the Lord then. So, balik tayo sa mundo. So, nagaganunan eh. Nag-alternate yung presentation, no? Ng eksena. Ang galing itong, sabi ko na nga ba, ang galing itong poet na ito, ng Jewish sage. The first test, no? Ito na, ang unang pagsubok. In short, mawawalan si Job ng wealth and household. So you read from chapter 1, 13 to 22. So let's read some parts of that. One day, when his sons and daughters were eating and drinking wine in the elders, so nandyan yung the usual regular feasting, then a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys were feeding beside them. May mga tulisan sa bayans, may mga magnanakaw, grupo ng mga magnanakaw at carried all of them and even killed the servants. Buti may nakatakas ako. Siyempre may tumakas sa kwento. Kung wala nang tumakas, di wala magre-report. So magaling din. Sabi ko na matalino din yung narrator eh, yung poet. So may pinatakas siya na isa, hindi lahat namatay. So I alone have escaped to tell you. Eh, haba pa daw, nagkukwento yung isa, dumating pa ang isa. No? Meron walang isang nakaligtas. The fire of God from heaven and burned the sheep and the servants and consumed them. Ibang, kasi maraming ari-ari nga si Job, no? So, doon sa kabila naman, puro naman mga tupa. At lahat yun ay nasunog, no? Merong apoy galing sa itaas, no? Buti nakatakas ako, may tumakas na, pinatakas na isa, siyempre para mag-report. At habang susunod-sunod, no, tatlong beses, another came, nandyan na naman, no? Yung mga camels naman this time, at yung mga servants na nag-alaga doon, pinatay lahat, dinakot, pinatay. May nakatakas na isa, I alone escaped to tell you. And while he's still another speaking, ito nang pinakamatindi. Your sons and daughters were eating and drinking wine in the... So, nagsasaya sila. And suddenly, a great wind, yun na, struck yung bahay kung saan sila and fell on these young people who are enjoying their dead. Buti may nakatakas uli na isa, na servant, I alone have escaped to tell you. One after the other. We would expect tayong mga nagbabasa nito, ano kaya ang reaction ni Hope? Sabi, binigyan tayo ng kwan eh, excitement, looking forward kung ano kayang sasabihin niya. No? Pati sa divine council sa itaas, siguro minamatsyagan nila, no, from now,
kung anong gagawin ni Hope, ano magiging reaction niya. Ang reaction niya, he arose, tore his robe, shaved his head, fell on the ground, and worshipped. So, out of mourning, siguro mourning rite nila yon na pupunitin ang damit at shaving the head. No? Could be one of the ancient mourning rites. Sa atin, magdadamit tayo ng itim. No? Ano bang ginagawa pa natin pag nagmumourn tayo? May mga iba hindi naliligo or whatever. But, and worship. So, and then, the mortal words of Job, naked I came from my mother's womb, naked I returned there, meaning in the womb of the mother, the Lord gave and the Lord has taken away, blessed be the name of the Lord. So, malimit natin narinig ito, no? Especially yung second one. Hubad akong pinanganak, hubad din akong babalik. Meaning, sa lupa. Kasi, there means womb also, but womb of the earth. No? And, Diyos ang nagbibigay, Diyos ang bumabawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan. Beautiful as we see today, no? Yun yung maganda o nakaka-touch na response ni Hope sa trahedyang nangyari sa kanya. And most of us, when we lost someone, or we are undergoing a lot of problems, o tayo, para naging Hope tayo, yan din ang malimit kong nakikita na ipopost sa internet o kaya sa narinig ko sa mga homily at mga pagpapaliwanag. The Lord has taken, the Lord has given, the Lord gave, the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin or charge God with wrongdoing. So, palpak si Satan, no? Hindi siya nag-curse sa face ni God. Okay. So, akala natin tapos na, pero umpisa pa lang yun, no? Kasi may pangalawang test. Divine Council, this second meeting. In chapter 2 na tayo. No? So, again, meeting sila. Nandun ulit si Satan. No? Tinanong ulit siya, saan siya galing. Nag-report ulit siya. No? And then, verse 3, napansin mo ba yung si Hope? No? At sinabi, dagdag na rin, he still persists in his integrity. Sabi ni God. Ha? O, tingnan mo, kahit anong ginawa, nangyari, lahat na matrahedya sa kanya, he still persists in his pagiging matibay, no? A person of integrity or blamelessness. So, ito yung hinahanap natin sa isang presidente, di ba? Isa lang naman ang may integrity doon. So, madaling piliin ngayon ang election dahil isa lang naman yung may ganito. Okay. Although you incited him against to destroy him for no reason. Okay. So, sabi ni Satan, well, all that people have, they will really give to save their lives. Sabi niya, kung kumapit patalim yan, gagawin nila yan, kapit sa patalim. Now, sabi niya, stretch out your hand, touch his bone and flesh. Tingnan nga natin, sabi niya, kung hindi kanya mumurahin, sige nga, touch his bone and yung siya mismo, wag yung kanya, tapos na yung mga anak niya, mga anak, siya nga mismo. Okay. And the Lord said to Satan, well, very well, no, he is in your power, huwag mo namang tapusin siya. Of course, no, pag natapos na, tapos ng probinsyano, wala lang kasunod na serye. No. Sin number 5, balik tayo sa world, sa earth. This time, the second test, si Job ay magkakasit ng terribleng sakit. Ang sakit kasi sa nung unang panahon, may tinatawag na malalang sakit, okay, pero lalong lalala yan pag yung sakit may
yung ang tawag diyan, shameful yung nakakahiya, kahiyahiyang sakit, 'di ba? May sakit na kahiyahiya na pag malaman ng tao parang okay lang yung magkasakit ka ng mga ganito, maintindihan, pero yung sakit na kahiyahiya, oh, itatago mo yan eh. Kaya nga dapat confidential lagi yung illness eh. Huwag i-announce ko anong illness ng tao kasi hindi mo alam yung impact niya sa pagkatao niya. Kasi pwede sa kanya yon, yung sakit na yan ay kahiyahiya, no? Shameful. No? So, anong sakit ni Job? Meron siyang kati. Kinati siya ng kinati. No? Loathsome sores. Yun. May boil siguro. No? Gaya, hindi mo na alam. Pero ang kahiyahiyang sakit, biro mo, ikaw noon ay pinagpipitagan ng lahat. Di ba? Rich, greatest of all people in the East. No? Tapos you're reduced to puno ka ng sores and boils from head to foot. No? From the crown of his head, from the sole of his foot to the crown of his head, buong katawan. So, siguro nakakahawa pa yun. No? Sabihin mo lang, ito siguro yung COVID-19 nung unang panahon, pero terrible pa siya kasi lumalabas sa katawan eh. Oh. Eh, sa hiya niya, saan nagpunta na si Job? Eh, nandun na siya sa sitting among the ashes. Hindi na sa malapalasin niyang bahay. Sa hiya niya, he sat among the ashes. Talagang reduced to shameful life at this moment. Talagang the downest, may kung more na downest part of his life, the bottom, the pinaka-bottom na parte ng kanyang buhay na, di ba? From up, no? Bigla siyang bababa na gano'n. Nakatayo siya, nakaupo siya doon ng mga trono, nakahiga sa mga gintong mga upuan siguro. And ngayon, sits among the ashes. Eh, pati yung misis niya, sa halip na kung suportahan niya si Job, kinutya pa siya. So talagang all of Job's loved ones, pati yun eh, nawala. Do you still persist in your integrity? Why curse God and die? Integrity ka pa, makakain mo ba yan? No? Curse God and die. Medyo nagalit na rin si Hope. No? Huwag namang, hindi namang ganun lahat ng mga babae. No? In fact, ito lang siguro yung babae na ganun ang reaction niya. This is a story. No? Women are not like, wives are not like that. No? Of course. No? This is a story that to makes it even more tragic yung fate ni Hope, yung kanyang condition, eh, pati misis niya, na talaga dapat siya ang unang sumuporta sa kanya has abandoned him, no? So nagalit na rin si Job, no? You speak as any foolish woman would speak, but he said something that is also one coming out of his faith. Shall we receive the good at the hand of God and not receive the bad? So, yung ibang translation ay ganito, we receive good things from God, shall we not also accept bad things? Kung tinatanggap natin ay mabuti, nakatanggap tayo ng mabuti sa Diyos, tatanggap din tayo ng masama. So we receive good things from the hand of God, but we also are open to receive bad things. So in all this, Job did not sin with his lips. Madaling magmura eh kung presidente ito ng Pilipinas siguro simulat sa pool na mula pa chapter 1 verse 1 na yun siguro parang Armalite na yung pagmumura hanggang dito sa chapter 2 na no. Ito yung isa mga picture sa internet paano dinescribe yung sakit ni Hope at paano naman siya kinukutya lang kanyang may bahay no.
Eh, wala pa nga siguro ito sa drawing, sa imagination natin, from the crown to the sole, from the crown to the sole of his feet ay talagang tad-tad ng boils and sores, no? Na makati. And sitting sa ashes. Dunghip, mga tabag sa iba, dunghip, meaning yung dumi ng hayop, nandun siya, nakaupo sa dumi ng mga hayop, dunghip. No? In the, yan, dung, hip, dung. Okay. Scene 6, last, next scene, dalawin siya ng kanyang tatlong kaibigan. Dadalawin siya, and we are being led to the next part na kasi, to the poetic part. Yan, ito na yung parang hinge, o yung bridge, tulay para doon sa next part. No? So, kinukonclude na dito yung first part, sa ang prologue, to lead us to the major part. Matatapos na yung entree natin, yung ating appetizer. Anong nangyari? Yung three friends, they heard of all these troubles that have come upon him. Talagang kaibigan sila. Narinig nila yung nangyari sa kanya. Eh, ang lalayo pa nila. Ang lalayo. Very far. No? They set out, each from coming from his own home. Yung unang kaibigan, ang pangalan niya si Eliphaz. No? Nanggaling sa Teman. Malayo. Across the desert. Si Bildad, na Shuhite. And si Zophar, na Naamathite. Taga Naaman. So, tatlong kaibigan. We will deal with this the individually itong mga kaibigan niya sa mga susunod na Miyerkules. So si Eliphaz, si Bildad, and si Zophar. They came all the way from far away kung saan sila nanggaling, and they met together to go and anong purpose nila? Console and comfort him. Dalawang beses pa. Console and comfort him. Console na nga, iko-comfort. Anong pagkakaiba ng console and comfort? Wala. Gusto lang nung i-emphasize ng poet na ang purpose ng pagdating nila ay talagang malinis, no? Hindi sila pumunta dito para kutsain si Job, hindi sila pumunta para debatehin siya, pero pumunta sila para console and comfort him. But later on, pagdating ng next chapters, ibang mangyayari. No? Ibang klaseng consoling and comforting ang mangyayari. So when they saw him from a distance, they did not recognize Job. Eh, talagang, from the greatest person in the East to the most shameful person na ngayon, hindi mo ma-recognize, no? They, anong ma-pansin nila na siya, yun, they raised their voices. Bakit? Nag-sitangis na sila. Mga lalaki, nag-iyakan. Nag-iyakan sila. Kala ko mga weeping widows lang yung nag-iiyakan. They tore their robes, threw dust in the air upon their heads. Sabi ng iba, penitential yun. Yung parang may baka nagkasala si Hope, kaya maglagay tayo ng abo sa ating mga ulo, tanda ng pagsisisi. Pwede ganun. O pwede just simply one with him in mourning sa nangyari sa kanya. Then they sat with him on the ground. Okay? Ilang araw yung pag-upo nila na sinasamahan lang siya. 7 days, 7 nights. Perfect, a week. Perfect number. In silence. No one spoke a word to him. In silence. Hindi mo na kailangan magsalita pa sa
sa ganong sitwasyon, no? Because they saw that his suffering was very great. Di ba sometimes, most often na, kung may nangangailangan ng, o kung may namatayan o ano, o nagkakaproblema, di ba? Just your physical presence, kahit wala kang sasabihin, ay already enough doon to console, to comfort the person in sorrow, di ba? Just the physical, unfortunately ngayon, hindi natin magagawa yan eh. So you can just simply send a text or video call or whatever you can do to ease the suffering ng ating mga mahal sa buhay o makakilala natin. Ito, physically present in silence. No, ito yung portrait naman noong pagdating ng tatlo at yung si Job sitting on a dung heap. Abangan ang susunod na kabanata, Lehitraot.